tuloy naman po tayo at mag-update na naman po tayo sa ating old page. So, I will share with you guys about how many roots have for around 2 months any, let's say, I will keep 2 months anyhow because I report these plants August 15. So, October 15 will be 3 months. August, September, October. Yes, 3 months. So, for the 2 months anyhow, I just keep 2 months anyhow. For 2 months anyhow, she got roots 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, this one, the bigger one. I'm showing you the bigger one, old cage. And this one, also the same. She got also 3 roots. Okay, 3 roots. And that one, still I cannot see because this is not water culture. Okay, so I didn't see. But we will gonna check this thing. But right now I'm not want to check. I don't want to bother to check the roots. What happened the roots? Because I don't want to end up die. Okay, so we just keep in like this only. Okay, so if you remember, guys, this old cage is, I think so, she nearly dying. Okay, so na live ko siya, na ano ko siya, nabuhay ko siya. Okay, so nabuhay ko siya uli. So we will observe, guys. Okay, nabuhay ko uli siya kasi linagyan ko siya ng fertilizer. Katulad nito, I also put fertilizer for these plants, orchids. Okay, so the same one also here. If you can see. Okay, and like I say, that kailangan mo talagang be patient. Kasi pag, if you don't have any patience, you cannot see how growing. Okay, so now I'm showing you the roots which new come. See? Okay, and this orchids, before I put here in this glass, wala po yung ugat, guys. Wala po siyang ugat itong banda, no roots. But since I live as in water culture, and we see the result, guys, she have already roots. Okay, and just we live like this. And like I say, every time the water is dirty, I just remove the water and change new one water. That is the simple. And then I shot, inarrange ko sila ng maganda para namang gumanda. So I rinse them. I'm very tired. But even if I am tired, still I can film to show you how it work and how grow nice and water culture. And could you imagine that before I put this banda without roots, okay, wala po siyang ugat. So yan, nagkaroon na siya ng ugat. So ibig sabihin, we just leaving us like this. Okay, wag po natin ibahin yung ano niya. Kasi pag iibahin po natin yung ano niya, natanggalin na naman natin sa tubig, maniwala ka sa akin, mamamatay yan. I have already experienced many bandas I have that dying because all the time changing. I don't have any patience for waiting to see how grow. But right now, I have my lesson already, so we don't want to happen again. Okay, ayaw natin na mamatay yung ating old cage kasi
unang-una, binibili natin yan. Okay? So, ngayon, ituturo ko na naman ko kayo kay money plants. Itong photos na to, tinusok ko lang yan dyan. I just put like this and pag nakikita nyo, oh, ang dami na niya. Kasi ito, madali lang ito alagaan eh. Like I say, you can also grow with water, but really she love moist. Okay, ayaw niya lagi dry yung kanyang soil. Kailangan niya yung soil niya, nagmo-moist po yung soil niya. Okay, yun yung gustong-gusto ng money plants. Katulad din ito, tinusok ko rin yan. Okay, so ayan po yung ano, may tumugo na po doon. Nandoon po yung isa. So siguro I'm gonna add also photos here. Okay, kasi ito temporary lang yan, dinagay ko lang kasi maganda naman din tingnan. Really beautiful these plants looking, see. And ito po yung aking ano, noon binili ko po to. Ay siguro nakikita naman nyo dyan sa aking video, di ba? So ginawa ko, tinransfer ko po dito kasi medyo alam ko naman talaga na itong alaman na to ay gusto niya low light. Low light lang siya, ayaw niya na masilindaw ng araw. So pwede mo siya ilalagay without no sun. Okay, pwede mo siya ilagay ng kanyan. So kasi kaya ako naman siya tinransfer dito para po para may kasama itong ano na to, kasi napakaganda pong tingnan na green, na green, green na green po talaga lahat. Okay, so maganda. So yan lang, ito yung ginawa ko at hindi ko nga rin alam kung makikita nyo yan. So linagyan ko rin siya ng electric pan na maliit dyan, kasi yung electric pan at yun ang inaano ko, kasi pag sobrang init naman talaga, kailangan talaga niya magkaroon ng electric pan. Dahil unang-una, naiinitan po yung ating halaman. So, like I say, the halaman is nature. So, kailangan din talaga natin alagaan yung ating halaman. Kasi unang-una, doon natin makikita kung gaano po tayo ka-healthy. Kasi sa aking experience, pag ang halaman nyo po ay napaka-healthy, siyempre, susunod po sa may-ari yan. Ibig sabihin, yung may-ari, healthy na. Okay, so ngayon, pupunta naman po tayo dito. Ito, itong halaman na to, she can also tolerate low light. Okay? But she need bright light. So for example, like this. Okay? It's perfect the place where I put these plants. Right? So, malapit na po magbubukas yung kanyang flowers. Ayan nyo. Ang flowers niya. Malapit na. So, itong plants na to is, I think so, maybe around 1 week lang po yung flower plants niya. Yung flowers niya, isang week lang po yan. So, yung aking, ano naman, yung aking gardenia, ay isang beses, dalawang beses na po siya namumulaklak, pero ngayon, wala pa po, hintayin natin. Okay guys, so yan. Nakikita nyo. Ngayon, pupunta naman po tayo sa ating balkoni. At ito po yung aking orchids na rinipot ko. Linagay ko lang siya sa moss para mag-moist masyado siya. So, we gonna observe siya kung ano nang mangyari. Kasi unang-una, linagyan ko rin ng ilo dito. Pwede ko rin, ayan, no. Nakikita nyo, pag sa gabi. So, sa umaga, pwede natin papatayin yan. So, at least, gumanda dito ng todo. O, dito naman, hindi na natin ibahin yung satal nito. So, ang ginawa ko ngayon kaninang umaga, tinanggal ko po yung lahat ng nakasabit dito kasi pangit tingnan eh. So, ginawa ko, tinanggal ko. Hindi na, ito na lang ho yung linagay ko. Tinanggal ko po ito sa loob. So, ilinagay natin to. Para, ano kasi, oh, ang dami pong ano eh. Okay, so, we don't want the other plants get also, she get also ants. So, dito natin linagay. Okay? So, yung may mga flower, doon ko linagay sa taas. Medyo may pagkapangit lang doon, no? Tapos doon, tin-transfer ko doon yung ano na yun doon. Kasi yun, mayroon yung
mayroon doon tinatawag na kalamansi. Tinutubuan ng kalamansi kasi linagyan ko siya ng kalamansi. Bali doon ko na lang siya linagay. Then yung mga lahat ng flowers nandito. Ayan no. Doon natin linagay kasi yung nasisilindawan ng araw yun. So may araw na dumating sa kanya. Tapos pag uulan, siyempre mas ano rin yung sa ulan niya. Okay, so what we gonna do, we add some kind of rope, so protect that plants kasi natakot ako baka mahuhulog. So sayang lang yung pinagkura natin. So ngayon dito tayo. Okay, so ito, ayan o, dami-dami na po mga bulaklak. Tapos ito, ang kagandahan nito ay napakatagal po yung bulaklak niya. Just leave it as in like this. At saka ito guys, see? Yan. So, tapos yung ano ko, tapos na po siya mag-flowers. Yan ang problema sa mga ganitong plants. Mga cactus is napakadali po siya, magpedyo kanyang flowers. Okay, so nandoon po yung mga ano natin, yung mga flowers natin, linagyan natin doon para po masisilindawan siya ng araw. So bali yung ano natin, linagyan natin doon. Okay, nandoon po yung aking ibang plants, nandoon nakalagay. So yan guys, okay, so yan po yung aking shuttle dito sa aking aking balcony. So, palagay ko uulan na naman ngayon. So, makikita naman nyo to. Ayan. Non-stop flowering. Andito na naman flower niya bago. Oh. So, ibig sabihin, masaya siya dyan. We have also down the same one. But, we gonna observe that one. Because other recipe not growing, we will transfer to the another big pot. Okay? So, kasi yan, easy to grow yan. So, ito naman ay di ko nga rin alam kung okay rin ba yung tubo niya. So, nakikita ko okay rin kumakain sa kanya. So, yan. So, ito naman, meron din siyang panibago. At bago. So, yan. Sinatal ko na dito. So, ganyan yung pagsatal ko sa kanila. Okay. So, ito. Ganyan. And, okay rin naman. So, yan guys, para ipapakita ko sa inyo. So maganda na po yung kanilang satan guys. Okay, so I will go in down and I will show you my water culture banda. Okay guys.